kayo, Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagkiriwa. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubat ang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na aming panalangin sa Panginoon at ating Diyos. Bawal tayo ang pangyayang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Hosea.
Noong mga araw na iyon, inipon ni Josue Sisuel ang lahat ng linya. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga buko, ang mga binuli, at mga nagpangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayong maglingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninunong sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ninyong pinatahanan. Ngunit ako at ang aking lingkod ay sa Panginoon lamang magpilit. Sumagot ang umayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humarap sa atin sa pagkaalimin sa iyo. Nasaksihan din namin ang mga kapalagang ginawa niyo upang tayo'y mahingatan sa atin tayo magpapadal at mailigtas sa mga kaaway ng ating nadaanan. Kaya't kami ay sa Diyos, ay sa Panginoon maglilingkod, siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat.
Hangad ng Diyos ang respeto at pagkalingan na mag-asawa sa isa't isa. Pantay ang mga babae at lalaki sa karangalan bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan sila ang mga ginawa sa isa at ituring ng kabiyak at bahagi ng isang katawan lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasamo kayo sa isa't isa, tanda ng paggalang kay Kristo. Mga babae, pasamo kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasamo ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang puro ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang puro ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas. Kung paano nasasagot ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasagot ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay talaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maitarap sa kanyang sarili ang simbahan, marilal, banal, walang bagay, at walang katangungis pulong. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang tao nagmamahal sa sarili bagkos, ito'y pinapatay at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mabahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang kapuhanan ang ihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy. Ang salita. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang pagpala ng pagpapalitan. Noong panahon yun, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalitaan ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagtugulong-gulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi nila, "Dahil ba rito itatalikuran na ninyo ako? Gano'n pa kaya kung makita ninyong maakyat ang anak ng tao sa dati niya kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.
sapagkat alastas ni Jesus buwan panahon muna kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakatulo sa Kanya. Itinutong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loob ay ang aking laman. So, dahil dito, nagtatalo ang mga Hudyo, mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya, paano may bibigay sa atin ang tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Ito yun. Kaya ito yung karuntong ngayon. Kaya marami ang nagkatalan. Kasi alam niyo, yung mga tao, dahil ang dami-dami na nilang nararanasang hirap, alam niyo yung mga slave ng mga Egyptian, no? Doon sa, di ba? Yung mga Israelita na binihag ng mga Egyptians at sila'y pinatapa, pinalaya, no? Sa pamamagitan ni Nino. Sino? Moises, di ba? At sila'y papunta sa lupa pangako. So sa dami ng kanilang mga nararanasang hirap, gusto nila ng isang hari na magtatanggol sa kanila, na magbibigay talaga sa kanila ng kasama ng buhay. Kaya hindi nila matangga kung sino itong Jesus na ito. Kasi gusto nila isang hari na malapas, no? Isang hari na ipagtatanggol sila sa mga kaaway. Pero ibang hari ang dumating sa kanila. Instead na ipagtanggol, ano bang sinabi? Ibibigay ko ang aking katawan, ang aking dugo. Kaya yun na lang yung ganun sila na ano nagrehab. Kaya sabi niya, sabi nila, mabigyan itong salitang ito. Kaya marami sa kanya mga alagaan, ng mga disciples na sumusunod sa kanya, na umalis at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong niya ang labing dalawa at sabi niya, kayo, aalis din ba kayo? Kasi yung 12 apostles, no? Kasi hinirang na sila ng Panginoong Jesucristo na maging katulong niya sa kanyang magpapahayag. Anong sabi ni Pedro? Kanino kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang salita, buong buhay, the word that is the eternal life. Maraming pagkakataon sa ating buhay, mga kapatid, nangyari na rin po sa ating buhay ito. Na tayo din napipili ng Diyos. Kasi alam nyo, this is a matter of choice. Sino mo talaga ating magiging Diyos sa ating buhay? Kasi kung tutusin, isa lang naman talaga ang Diyos na may tatlo persona. Na Ama, Anak, at pero sa ating buhay, kagaya ng sinabi ng first reading, ang daming naging Diyos-Diyos na mga tao noong unang panahon. Ano ang mga Diyos-Diyos na sinasabi? Pagkabi, mga tao, mga nakapaligid sa kanila, yung kapangyarihan, etc. Ngayon, hanggang ngayon, yan din po ang nagiging kalaman ng Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung mga Diyos-Diyos na nasa sa atin ngayon, na nasa pagsagot ko ngayon, malihan, pera, sama ng Diyos. Mukha pa ako, pero sabi ni sister, yung mga Diyos-Diyos at pera, ano pa? Careers, huh? Ano pa? Beauty, nagiging Diyos-Diyos sa natin yan. Paano kang maging magandang mapanatili ang kagandahan pag nakakakita ka na ng ano? Ulubot, puting buhok, etc. Nawawala na yung iyong ano eh, yung iyong gana sa buhay. Kaya nagiging Diyos natin sino? Si Pedro.
Yung mga doktor na nagbibigay sa iyo ng mananatili ka, maganda at bata. And this is happened to us. Ito na nangyayari po sa atin. Huwag natin ikailangan po ito. Sa katotohanan po, kailangan natin ng mga bagay. Hindi tayo pwede magbuhay kung wala pera. Pag wala kang pera sa